Okay mga kanoisi, next video. Kawawang mga Chinese naman to. May walang kakampi o sumusuporta man lang na ni isang bansa. Naku. Lunsad-lunsad pa kayo ng sarili niyong military exercises. Takot naman pala kayo sa Pilipinas. So, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So, ngayong araw, syempre, again, another reaction video about West Philippines. Yan, no? So, mula na naman ulit kay Mr. Melv's Castle. So, sa mga hindi pa nakapag-support kay Mr. Melv's Castle, supportahan nyo yan guys. For sure, magiging updated talaga kayo or maging mulat kayo ba sa mga nangyayari dyan sa WPS. So, ang video ito ay may pamagat na iyak China, nagpanik daw, tatakbo to China warships, sabi ng AFP Chief Broner. Takot naman China sa atin. So, kita nyo naman yun. Again, bago natin simulan, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisi. So, di na natin ito patatagalin ta. Baka agawin pa ng China. So, again, ang video ito ay may pamagat na iyak China, nagpanik daw, takbo to China warships, sabi ni AFP Chief Broner. Takot naman China sa atin. Like, comment, share, subscribe. Start. Kawawang mga Chinese naman to. May walang kakampi o sumusuporta man lang na ni isang bansa. Lunsad-lunsad pa kayo ng sarili niyong military exercises, takot naman pala kayo sa Pilipinas. Kung totoong papalag ang China, bakit hindi nila sinalubong ang ating pwersa ano para magkaalaman na at matapos na to? Siyempre, alam nila na kapag babanggain nila yan, apat yan, tapos sila two warships lang, for sure, lusaw yung barkong yan. Pang Chinese warship daw kasi ang tila ipinadala ng China para manggulo. Pero ano nangyari? Wala. Ngangalang sila. Ni hindi man lang daw lumapit ang pwersa ng Chinese sa Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ganyan ang China. Malakas lang sa Philippine Coast Guard ang kaharap. Matatapang lang pang mangisda ang binubuli nila. Wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Tuloy-tuloy naging successful yung ating multinational maritime cooperative activity. Yun, yun naman pala. Tapos, sasabihin ng iba dyan na para naghahanap tayo ng gulo. Kita nyo naman guys kung paano tumiklop yung China kapag meron tayong mga kasama. No? Ito din kasi yung malaking problema. No? Or hindi nakikita ng mga kababayan natin. I mean, yung ibang kababayan natin, yung nasa kabilang side. Kabilang side. Kabila na side pa. Yung sa, tama nga naman ba, kabilang side. Na ano men, yun nga, again, akala nila nati-trigger yung China kapag kaano. Pero hindi nila naisip na yun, wala nga ang kakampi yung China, di ba? Or hirap nga yung China mangalap ng kakampi. I mean, hirap silang mangalap ng ibang bansa na kakampi sa kanila. Kasi kitang-kita yung pagkakamali nila men eh. Di nila kayang i-brainwash yung buong mundo men. Yung China lang talaga or yung bansa lang talaga nila mismo yung kaya nilang i-brainwash. Pera na lang siguro sa ano mga bansa talaga na friend niya pero hindi natin yan alam kung hanggang saan susuporta yan or susuporta ba talaga yan. Kasi, men, sobrang daming bansa na nasa side natin over sa kanila. Para silang nag-aano dyan kapag parang isang maling hakbang lang ata yan eh. So for sure walang back up talaga sa China. No? Kung meron man, eng-eng din yun. I don't know kung sino. Yung, para sa akin, siguro yung North Korea. Kasi si Raulo din yung ano doon. So, tuloy-tuloy natin. Tuloy muna. We were able to achieve all the objectives that we have set forth. Inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry na sasabayan nila ang Quad Maritime Exercises, di ba? Pero peke raw yan, sabi na mismo ni AFP Chief Romeo Broner. Walang military exercises na isinagawa ang China. So ano yung pinagsasabing China ng military drills? Fake news? Pananakot lang ganun? So peke pala tong inirelease na bidyong pagpapasabog pa ng kanyon. Grabe ka na China. Sobrang laking kahihiyan naman. Ah okay, so parang nagpalabas pala sila ng video. Which is proven pala siya na di naman namin nakita yung barkong yun ah. Saan nila nang nakuha yung video yun? Baka yung video yun either luma or parang ginawa lang din nila para sabihin na hindi kami umatras sa inyo ha. Busy din kami dito, may drills din kami kahit wala naman.
'di ba? Sobrang ano din talaga ng pride ng bansang yan, men. China. We were conducting our own exercises in the West Philippine Sea. We only monitored the presence of two PLA Navy ships. Kita natin pag-monitor dun sa area, wala naman pong ganung nangyari. Wala naman ginawang mga combat patrol or mga exercises. Mariin ngang ito yung napakalaking question dyan eh. Kung talagang matapang yung China, man, bakit hindi nila ginawa sa time na yun na maraming bansa, di ba? Dapat ipakita nila na, akala nyo, magtitinag kami kahit na marami pa kayo dyan. Dapat mag-show din ng strength yung China sa ginagawang hakbang na yan ng Pilipinas, US, Japan at ng ano, di ba? Australia. Di ba? Di ba? Nothing makes sense, man. Parang nag-i-excuse na lang talaga. Hindi na ng China ang MMCA. Pero unang-una, ba't magagalit ang mga Chinese dito? Sa exclusive economic zone naman to, isinagawa ng Pilipinas. Tama. At hindi sa labas ng West Philippine Sea. Wala ata talagang utak ang mga Chinese. Magalit kayo kung sa teritoryo ng China to isinagawa. Tama. Pambabatikos yan ni spokesperson Malaya kay spokesperson Mao Ning. Kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no, or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede lang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin at ang ginagawa naman natin ay hindi naman provocative in the sense na hindi naman, it is not met, you know, to counter any movement from their side. Tama. Hindi namin maintindihan kung saan nang gagaling yung ganong klaseng reaksyon. Kaya nga, hindi din natin maiwawala sa China yan. Ano? Kasi kita nyo naman yung China, men. Kahit na makipag-usap lang tayo sa ibang bansa, sobrang big deal na sa kanila nun. Inaano na nila yun. Oh, no, ba't ganyan? Pilipinas, ano ba kayo? Something like that, diba? Biruin nyo yan, guys. Hindi pa nila nasakop yung West Philippine Sea. Parang dinidiktahan na tayo. Yan ba yung gusto nyo? Yung hindi tayo pumalag dyan sa WPS na sa atin din naman. Tapos ito din, kudos din sa mga taong ito ano, na tumindig talaga sila, men. Nag-aklas talaga sila. Ano. China out of PH waters. Atin ang Pinas. China layas. Demilitarized West Philippine Sea. Diba? Sarado na nga ang Chinese Embassy. Boom. Yan ang panawagan na maraming Pilipinong nagpoprotesta doon. Kung kaya ng ibang bansa respetuhin ang Pilipinas, bakit kaya hindi kaya tong gawin ng mga Chinese? Tama. Siguro dahil wala daw respeto ang mga nakaupo sa gobyerno nila. Mensahe ng Department of National Defense sa China, kung totoong gusto ng China ng walang gulo, mauna kayong irespeto ang karapatan ng Pilipinas. Tama. What to do here is to uphold the freedom of navigation and overflight. And we wanted to stress in the MCA the respect for our maritime rights under international law, namely UNCLOS. We want diba? International law nga, hindi masunod, tapos naghihingi ng respeto, ing-ing lang. Send a clear message about the unity and resolve of our nations. Pagtunay kang Pilipino at hindi ka bayaran ng Chinese, pabor kang labanan natin ang China. Pero kung pro-China ka, simulan mo nang lumayas sa aming bansa. Kayo sa pinalayas tuloy kayo ni Mr. Milibs Castle. Ginigigil nyo kasi, men eh. Tingin nyo, totoo kaya ang nilalabas na video ng Chinese military exercises daw? Wala o peke yun? Talaga to? I-commento sa baba ang yung sa... Peke yun. Para sa akin, peke yun. So, ayun guys, mula kay Melbs Castle, supportahan nyo yan. Original video link in description box below. Tapos, syempre, again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell. So, yun, may tanong si Mr. Melbs Castle dito na kayo, sa tingin nyo, yung ipinakitang maritime ting-ting ng ano China, totoo ba yun or peke yun? Parang pananakot ng or whatsoever. Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos yun, napagalitan tuloy kayo ni Mr. Melbs Castle, guys. Sabi niya dito, kayo, support ba kayo sa Pilipinas? Tapos kung hindi, lumayas kayo dito.
Tapos again, kudos din sa mga ano, yung mga nag-a-class doon sa Chinese Embassy ata yun. Correct me if I'm wrong. Kasi men, yun talaga yung isa sa tamang gawin. Ano ba kayo? Kumilos tayo, tindigan natin to kasi hindi to basta-basta eh. Subiranya natin to men. Baka maulit yung mga nakaraan. Diba? Pero yun nga, sobrang dami din namang bansa na maaaring makakapag-trigger ng WW3. Pero syempre, need talaga natin protektahan yung soberanya natin, men. Ba't ba kayo matatakot? Eh, alam naman natin na wala, sobrang limitado lang ng mga bansa na sa China. 'Di ba? Ako siguro if ever lang naman 'to na kunyari may magsimula nga na WW ay halimbawa ganyan dito sa PH nila gawin. Men, yung ano men, yung Taiwan, yung India, or yung mga bansa na galit sa China, maaaring sumabay yun. Kaya yan yung isa sa posibleng maging dahilan din ano, na parang magdadalawang isip talaga yung ano, China niyan men. Kasi isipin nyo ha, kapag ka nag-activate itong China, PHUS, bakit sa tingin nyo ba? Yung ibang bansa na binubuli ng China, manunood lang ba sila? Sasabihin lang ba nila na, ay hindi, intayin lang muna natin silang matapos, tapos saka natin ituloy yung ano natin hidwaan. Hindi ganun yun. May malaking possibilities na yung Taiwan, yung India, or whatsoever na mga bansa, sasabayan. Sasabihin nila na eto na yung pagkakataon natin para matapos na talaga tong gulong to men. Diba? Though, ewan ko kung ilang percentage na may mga mangyayaring ganun. Ano. So yun, yung opinion ko na yun ay naano ko lang din yun men. Nakita ko lang din yun sa mga comment sections ano. Medyo may agreeance lang ako doon or nag-aagree lang ako sa mga comment na yun or siguro nakitaan ko din yung comment na yun na posible din pala na may sasabay sa atin. But not sure, but it's possible, 'di ba? So the possibility is para sa akin sobrang high. So sa tingin niyo guys, kung sakaling mag on nga itong PHUS at China, do you think tutulong din ba yung ibang bansa na ginigit-git ng China? Like India, Taiwan, South, Japan, or whatsoever? Comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Again, Melbs Castle and Filipino AC. Like, comment, share, subscribe.